isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang buhay ng isang lingkod ng Panginoon na hindi madali at hindi masarap. Maliban kung tatanggapin mo ang katotohanan na ikaw ay isang lingkod lamang ng Panginoon na nagmamahal sa Kanya ng tapat at gagawin ng lahat ng pagtitiis alang-alang sa Kanyang Panginoon. At doon mo mauunawaan ng tunay na kahulugan ng suffering of servant. Question: ikaw ba ay isang lingkod ng Panginoon Diyos na handang magtiis para sa Kanya? Inilarawan ni Prophet Isaiah ang kanyang kalagayan bilang isang lingkod ng Diyos na handa niyang tanggapin ang anumang pangahamak sa kanya upang ipakita na siya ay handang magtiis alang-alang sa pagiging isang lingkod ng Diyos. Ang sabi ni Isaiah, "Hindi ako gumanti nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang insultuhin nila ako. Pinabayaan ko silang bunutin ang aking balbas at luraan ang aking muka." Ayon sa Isaiah chapter 50 verse 6. Tiniis ni Prophet Isaiah ang lahat ng sakit at pangahamak sa kanya. Pinanghawakan ang pangako ng Panginoon na siya'y naging kalakasan niya. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Sinabi niya, Isaiah chapter 50 verse 10, "Kayong lahat na may paggalang kay Yahweh at sumusunod sa utos ng kanyang lingkod, maaring ang landas ninyo ay maging madilim. Gayun may magtiwala kayo at umasa sa kapangyarihan ng Diyos na si Yahweh." Gayun din naman ang Panginoon Jesucristo nang siya ay nagtiis alang-alang sa iyo at sa akin. Siya ay nagpakumbaba at naging masunurin sa Diyos. Itinuring ang sarili na isang alipin. Bagamat taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi ipinagpilitan manatiling kapantay ang Diyos. Ibinaba ang sarili upang maging lingkod ng Diyos. Binigyan niya tayo ng isang halimbawa bilang mga lingkod ng Diyos sa kanyang harapan na kailangan natin tanggapin ang katotohanan upang mabigyan siya ng malaking karangalan bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ano man ang ating mga ginagawa ng naayon sa paglilingkod sa Diyos ay dapat nating ikarangal ito at magalak tayo. Dahil alam natin ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya at ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kagalakan sa paglilingkod. At kung paano nagtiis Kristo, alang-alang sa iyo at sa akin, naway tularan natin ang Kanyang ginawa. Para sa kapurihan at karangalan ng Diyos Ama na tumawag sa atin. Ang question po, kapatid, ikaw ba ay handang magtiis bilang lingkod ng Panginoon? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. The Lord Jesus Christ voluntarily suffered far greater dimension of suffering than we will ever experience. Are we worshiping our high priest who continues to bear our burdens to intercede for us? His name, Jesus. Marami pong salamat sa inyong lahat mga kapatid at manggagawa ng Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon.